Going to Nueva Ecija, mga kababayan. Ipapakita ko po sa inyo ang daan papuntang Nueva Ecija. Dito po tayo mag-i-exit sa may Balagtas. So makikita nyo po ngayon kung ano naman yung bypass road na dadaanan natin. So ito yung bypass road na kapag ka ito ay nabuksan, napakabilis na po ang pagbiyahe papuntang Nueva Ecija. Ang labas po ng bypass road nito ay sa may San Miguel, Bulacan. So tingnan nyo po ha, mga kababayan. So 500 meters na lang, Balagtas. Balagtas tayo exit, mga kababayan. So kung dati-dati, dumadaan ako sa may Arayat, Pampanga. Ang labas ko po doon, Cabiao. So ngayon kasi, mas mabilis pa dito dumaan. Mas madali, kumbaga. Ano? So exit na po tayo, Balagtas, mga kababayan. Ano? Balagtas. Yan, Balagtas. Titingnan niyo po kung anong kaibahan. Patuloy naman yung ano, yung pagkoconstruction nung naturang kalsada. No? Pero ang nakita ko nga, kapag ka ito yung talagang natapos, ay napakalaking ginhawa ito sa mga biyahero. Lalong-lalo na yung mga umuuwi ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, papuntang Apare. Napakabilis na po ang magiging ano, magiging takbo ng kanilang biyahe. So ito po ay malaking pabor para sa akin kasi ako po ay umuuwi madalas dito sa amin sa Nueva Ecija. So i-exit na po tayo. Yan. So 33 pesos po yung kinalta sa atin sa yan. So ayan guys, oh, kasalukuyan ginagawa pa rin ayan, oh. Ayan, oh. So napakaluwag, napakalawak po nitong kalsada na to. Kung talagang ano, may ano to, oh, yung, parang skyway. Ayan po yung magiging daan, oh. Under construction pa po siya. Yan. So kung mapapansin po natin ay ano, ito magiging ano yan, oh, magiging flyover. Yan, oh. So hanggang ano po ito, hanggang Pulilan. So makikita po natin dyan na halos ganito yung mapapansin natin. May mga construction. Yan. So napakaganda pong tingnan guys ngayon, no? Isipin po natin kung sakali ito'y matapos. Napakalaking ginhawa. So ayan po yung ito yung tulay o flyover kung tawagin ano. So ayan, no? Yung mga construction na worker ay patuloy na, no. Ito na yung bagong flyover, oh, yung tulay dito sa may Bustos, guys. Para hindi na ma-traffic. Ito po. Bagong bukas po ito, yan, oh. Yan. Ganda, no? Yan. Hindi na siya ma-traffic. Dahil yung way doon sa daanan
papuntang Bustos. Yan. Yan guys. Lapad, diba? Ayan o. Oh. Lapad ng kalsada o. Oh. So, na-open na. Nung last time na dumaan ako dito is one way lang. So, ngayon, in-open na yan o. Oh. So, nakapakalapad na po ng kalsada. Yan. Para na po tayong tumatakbo sa NLEX. Sa lawak po ng kalsada, guys. Ayan, oh. So, hanggang ano na po ito? Hanggang San Miguel, Bulacan. Ang labas po nito, San Miguel, Bulacan. Bukas na po yan. Pati itong tulay, oh. Dati one way lang ito eh. Isang tulay lang yung ginagamit dati. So ngayon, magkabilaan na siya. Kaya halos wala ng traffic. So nakakatakbo na po tayo ng 90 to 100 kilometers per hour. Kaya mas mapapabilis. Ayan guys. So, sa mga bibiyahe po going to Nueva Ecija, ito na po yung pinakamabilis na daanan sa ngayon. So alam ko meron pa pong under construction pa rin dito sa gawi dito. Ayan, nagtuwi na po dito. Nagtuwi na. So yung kabilang side, naka-open siya. Kaya lang bakit? May nakita kasi akong nag-cross eh. So ibig sabihin, open pa rin po yung kabilang side. Ayan o. Yun o, ganda. So pagdating dito, two-way na siya. Dahil ginagawa pa rin po yung sa left side natin going to Manila. Ayan. Sabi sabihin, putol-putol yung ano yung pagkukumpuni. So another ano naman, flyover na naman po, oh, yan o. Oh. Tingnan natin kung makakadaan tayo dyan. Ayan o. So may signboard po siya nakalagay. Ah, hindi. Sarado pa. Sarado pa guys. Ayan o. San Rafael. Kabanatuan. Ay, San Rafael po pala. Sorry ha. Hindi pala San Miguel. San Rafael. Ayan, Kabanatuan, pagdadiretso yan. Pero itong nasa, ano, sa ibaba po na ito, gawin ko Kabanatuan din yan. Diba, ang ganda, no? Pagka na-open na to, sa lalong mas mapapabilis, dahil hindi na po tayo magkocross dito sa daanan na to. Ano bang daan to? Kaingin. Ayan, Kaingin right side, Kapihan naman left side. So ibig sabihin, hindi na siya magko-cross. So dire-diretso na kapag ka dito sa flyover o tulay. Pagka yan po ay na-open, malaking bagay na po yan. Ayan, ano? Ganda, galing. So I think kasama ito sa built.
no? Built. Kasama ito. At yun nga, napakaganda dahil malawak ang kalsada. Ayan guys, oh. So nagtuwi again. So may mga portion na nagko-cross, nagsisiper. Dahil yung kabila hindi pa dinadaanan yung kabila. So hindi, totally hindi pa rin po talaga tapos, no? Eh, kaya lang, for temporary, nadadaanan na po siya. Yun ang kagandahan. So, maganda ito pagka talagang yung na-turn over na, yung tapos na talaga siya. Ayan. Ayan, ang ganda, oh. Lapad sana dun sa kabila, oh, kung yun ang nadadaanan na. So hindi pa siguro na o-open. Ang lawak, oh. So ito yung bypass road to, mga kababayan. So hindi mo na dadaanan yung mga bayan ng Bulacan, Malolos, ano pa ba? San Miguel. So, paglabas mo pala ito ay San Rafael. Yan, yun pala yung labasan ito, San Rafael. Bilis na, oh. So, parang shortcut lang, ano, kasi kung nag-San Simon ako, medyo matagal. Mahaba ang biyahe. Ito parang may konting traffic, normal na traffic. Pero para sa akin, parang ang bilis niya. O, parang maiksi lang yung highway papuntang Nueva Ecija. Dahil paglabas mo rito, ano na siya eh, San Rafael na, gapan na ang susunod dito eh, gapan na. After San Rafael, San Miguel, then sunod dito, gapan na. So malapit na po. Malapit na sa Santa Rosa para dun sa probinsya namin. Lawak guys. Kung magiging tuloy-tuloy yung mga ganitong project ay napapadali po yung ano, yung biyahe. Ayan. So, yun. Hindi tayo pwedeng umovertake gawa nung mabilis, matulin din yung ano, yung ambulansya. Maginaw, Sitio Gulod. Yon, itong ano to? Itong crossing. Yon. Nakaalpas po tayo dun sa truck. Napabilis yung ating biyahe. Robinson, 34 kilometers. Robinson, Japan po, mga kababayan. Cross na daan. Yan, left side. And yung
dire-diretso na tayo dito. So, Maharlika Road na po. Ito na yung San Rafael. Ayan, oh. Yun yung old road. Ayan. So, ito na po yung end ng bypass road. So, right sides, Kabanatuan, Baliwag, Bulacan naman, going to left side. So, right side po tayo, going to Kabanatuan. So, ito po yung pinakakanto. Maharlika Road. Yan guys, yan. Okay. So, salamat po. Ano tong arko na to? San Ildefonso.